Good morning mga brother, no? So panibagong umaga, so panibagong vlog tutorial din natin, no? So ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay itong crawler namin na Sunny, ang modelo to ngayon. So ayan, iti tanners po, no? So para to sa lahat ng mga crane operator at sa, lalo na sa mga gustong matuto. So kahit sabi mong nakahawak na tayo ng Sunny, pero mga ilang araw natin na hindi nahawakan, so hindi pa rin maiwasan na may makalimutan tayo. Kaya itong video ko na to, gagawin ko to para din to sa mga gustong matuto at saka hindi pa nakahawak ng ganitong unit, at saka guide na rin to para ma-refresh yung iba na nakahawak pero nakakalimutan. So pag napanood yung itong video na to, so ma-refresh kayo. So wag natin patagalin, no? Umpisa na natin. So tara! Ng battery. So, dyan sa banda sa compartment na yan. Yan. So, tara. Ipakita ko sa inyo, no? Yan. So, buksan nyo lang to. Ito. So, yan. Andyan po yung relay, no? So, yan. Yan po yung relay ng battery. So, kailangan i-on nyo yan. So, yung ganitong position na yan, naka-on na po yan. So, pag nakaganyan, yan po ay naka-off. So, tara. Sa cabin tayo, no? Papasilip ko sa inyo. Okay, so mag-umpisa na tayo, no? So dito tayo mag-umpisa sa may bandang kaliwa ko, no? So yan. So kung nakita nyo, yung hawak ng kamay ko, yan po ay PTO. So tinatawag yan na power take off. So yan po yung meaning ng PTO. So kailangan, para gumana yung crane, so hilain nyo siya pa taas. Ayan, so pag naganyan niya yung position niya, so ibig sabihin, gagana na po yung crane kahit anong galawin dito sa loob. So yan, yan po yung PTO, power take off. So ito naman, ito yung tinatawag na joystick. So yung nandito sa joystick na to is yung swing. So wala na siyang ibang kasama kundi nagsusulo lang yung swing dito sa joystick na ito. So itong joystick na to, pag tinulak siya pa kanan, yan po ay swing to the right. Pag tinulak pa kaliwa, yan po ay swing to the left. So yan, tandaan nyo ha, swing to the right, swing to the left. Yan po yung galaw niya. So wala na siyang iba kundi swing lang siya na nandito. So ito, kung nakikita nyo, itong tatlong button na to, itong isang button na to ay para to sa buzzer. For example, nag-alarm yung crane, maingay. So ito, pindutin nyo lang to para mag-silent buzzer siya. So yan. So ito naman, itong katabi, itong pangalawa, ito ay para sa swing lock. So pag pinindot nyo yan, so yung crane ay maglalak. So pag pinindot nyo ulit, yung crane ay mag-unlock. So yan, tandaan nyo, ay swing lock po yan. So ito naman ay sa busina. So yan. So dito naman tayo sa may baba. Yan. So ito naman ay walang function, no, kahit anong pindot to. So design lang yan, no. So itong kasunod naman, ito ay para sa bypass ng boom up, boom down. So for example, nag-dismantling kayo. So pag once na nag-boom down kayo ng medyo mababa na degree, so hihinto na yung boom down. So para tuloy-tuloy yung boom down, ilong presyo lang to. At saka kailangan yung mga susi dito sa bypass naka-on. Ayan, so ito ay bypass sa boom up, boom down. So ito naman, ito yung bypass sa anti-tube lock ng auxiliary at saka main. So pag ayaw niya bumira, so pindutin nyo lang to, long press. So ito naman, design lang to. So kahit anong pindut nyo yan is wala yan. So ito naman ay para to sa track pad, sa extend retract. So kailangan pag pinindot nyo yan, kailangan umilaw siya ng pula. Yan, tulad nyan, umilaw ng pula. So para gagana yung extend retract, so pupunta kayo dito sa may kanan. Andito yung partner nya. Yan. So ito yung partner nya, no? So pihit-pihit lang yan, extend retract, extend retract. So yan, yan yung partner ng switch na nandito. Yan, tandaan nyo yan. So yan, i-off natin. So ito naman, itong dalawa na to ay pares yan. Partner yung dalawa na yan. So itong switch na to, itong pang ano na to, ay para to sa gantry ng cylinder. So cylindro, no? So yung, kung ibaba nyo yung gantry, so ito lang yung pipindutin nyo para may baba, ito. So pag itaas nyo yung gantry, so pindutin nyo lang to. Iilaw ng pula yan. Yan. So bababa yung gantry kasi may cylindro siya, eh. So ito naman ay wala yan. So display lang yan. Pati ito, display lang yan dahil hindi naman to nagtitilt cab, no? So ito naman, wala rin to. So ito naman ay high speed ng
travel. So nakarabit. Pag pinindot nyo yan, so ibig sabihin naka-high yung travel. So ito naman ay para sa free fall. So ito naman ay high speed ng main at saka auxiliary at saka boom up, boom down. So pag once nakarabit yan. So ito naman, ito ay emergency stop. So itong sosi ng dalawang sosi na to ay para sa bypass to. So itong katabi naman ay ito yung ay para sa dun sa taas ng boom, kung baga sa ano pa, sa airplane pa, so aircraft light, no? So ito yung sa aircon, ito yung sa radio. So basic lang yung nandito. So dito naman tayo sa may bandang kanan. So kung nakikita nyo, so may tatlong sabli, no? So itong sabli na to, ito ay para sa main hook. So pag tinulak sa pababa, yan ay main hook down. So pag hinila siya pa taas, yan ay main hook up. So yung kasunod naman, ito ay para sa auxiliary hook. So pag tinulak pababa, yan po ay auxiliary down. Pag hinila pataas, yan po ay auxiliary up. So yung kasunod naman, ito ay para sa boom up, boom down. So pag tinulak pababa, yan po ay boom down. Pag hinila pataas, yan po ay boom up. So yan. So tandaan nyo lang to, ito ay sa main, auxiliary at saka boom up, boom down. So yung nandito naman sa baba, itong dipihit-pihit ay ito yung high speed ng drum ng main hook. So pag pinihit papunta sa pagong, so naka low speed po yan. So yung baba na, yung takbo ng main hook ay mabagal. So kailangan naka high speed, depende sa timpla nyo, no? So ito ganun din, high speed ng auxiliary at saka low speed. So ito rin high speed ng boom up, boom down. So walang pinagkaiba tong tatlo na to, same lang yan, no? So dipihit-pihit lang yan. So ito naman, ito yung manual na engine throttle. So pag pinihit nyo yan, so nagmi-maintain yung tunog ng makina. Ayan. So yung kasunod naman dito sa baba, so itong dalawang lever na to, ito ay para sa travel. So pag tinulak pa abante, yan po ay forward. Pag tinulak pa atras, yan po ay backward. So yan, para sa po sa travel. So ito yung lock niya, no? So pag nakalock yan, so hindi gagana. So ito yung tinuro ko kanina, na para sa retract extend ng track pad. So yan, ito wala na yan. Ito para sa sigarilyo. So yan. So dito naman tayo sa may harap. Yun, no? So ito yung sa front wiper, ito yung wiper sa taas sa uluhan. So ito yung washer wiper. So ito naman yung ilaw natin. So ito, ito ay para sa buzzer ng swing, yung nag-a-alarm. So no, pag nag-swing ka, so tutunog yung alarm ng swing. So pag pinindot mo yan dito, yan po ay walang alarm pero iilaw lang pag nag-swing ka. So pag dito, dito yung pula, so magkasama yung ilaw at saka yung alarm ng crane pag nag-swing. Pag dito sa gitna, yan po ay naka-off. So ito naman, pag pinindot yan, so ibig sabihin, pag once na tinulak mo yung travel, nagta-travel ka, so nag-a-alarm yung crane. So tutunog yung alarm niya, no? So pag dito, naka-off, ganyan. So pag nag-travel ka, walang ingay. So ito ay kahit anong pindot yan, wala yan. So design lang yan, no? So ito naman, ito yung tatlo na to, ay ito yung mga lock ng drum. Ito yung lock ng main hook. So pag pinindot yan, nakapula. So ibig sabihin, yung main hook drum ay hindi gagana kasi nakalock. Pag once pindutin mo yan, nawala yung pula, ibig sabihin naka-unlock po yung main drum. So ito nakapula. So ito yung sa auxiliary. So yung auxiliary natin ay nakalock kaya nakapula siya. So ito naman, ito ay sa boom drum. So hindi siya nakapula, so ibig sabihin gagana yung boom up, boom down ng drum. So ito, design lang to, kahit anong pindot, wala yan. Pati ito. So ito naman, ito ay sa electronic na pin lock doon sa round table. So pag pinindot nyo yan, so ilaw ng pula, so na, mahuhulog yung lock pin. So pag pinindot nyo yan, so aangat yung lock pin ng swing doon sa may round table. So ito naman, ito yung automatic engine stop. So pag pinindot nyo yan, yan pag umilaw na pula, tapos pag umalis kayo dito sa loob ng cabin sa may upuan, so ilang minuto ay ilang seconds kusa siyang namamatay yung crane. So ito naman, ito yung sa disassembly at saka assembly. Pag once nag-assemble kayo, kailangan gamitin nyo to para gumagana yung crane. So kailangan ito pares to sa bypass at saka yung susi sa bypass. Magkapares tong tatlo na to. Ayan. So yan lang po, no? So sunod, dito naman tayo sa may
computer. So i-part 2 natin yung computer, no, yung LMI, load moment indicator. So yan, yan po yung computer, no. Yun lang, no. Tapos pag ito naman, ito yung sa manual, no. Pag once na nasira yung mga nandito, ito, itong mga press button pati yung nandito, so pwede kayo dito magpindot, no. Touchscreen yan. So pag pinindot nyo yan, so gagana yung wiper. Ayan, no. So yan, for in case lang na masira yung, ayan, for in case lang na masira yung nandito. So yan, no. So tapos yung dito, ayan, wala na yan. So yan, so pwede mo siya ipalit sa Chinese, English, at saka yung, ay hindi ko maintindihan kung anong salita yan. Tapos pwede siyang metric, pwede siyang imperial, no. Ayan, so yan lang naman. So wala na sa engine, power meter, yan. Yan lang, so wala na. So yung OEM, tinuro ko na sa inyo, eh, yan. So, okay. Yung mga nandito sa baba, ito, ito yung free fall brake pedal, no. So ito yung accelerator, no. Yan, accelerator to. So ito yung free fall brake pedal at saka accelerator. So yan lang, no. Maraming salamat and God bless. So ingat lahat sa mga operator, kapwa operator ko, no. So para to sa mga hindi pa nakahawak ng sani, so kahit pa paano ay may guide kayo, no. So ingat tayo. So thank you.